kasi na yun pa yung sa buhay ni Ma'am, yung, yung sa maestra. Ah, yung, yes po. Okay, yung 20, si Teacher Jenny. Oo, sabi ko, bakit si Ma'am nga 25, pero hindi naman siya na-discourage. Eh ako, pangatlo pa lang kayo. Tapos sabi ko, Lord, ganyan ang bahala. Isa siyang visually impaired na guro na dalawang beses na bigo sa inaasam na lisensya. At sa pangatlong pagkakataon, muntik pang maudlot ang kanyang pag-e-exam. Kung sa'yo nga naman nakalaan ang isang bagay, walang makakapigil dito. Ang storya ni Teacher Noel. Visually impaired si Teacher Noel Galvez Jr. Pero napakalinaw sa kanya ng nais niyang gawin sa buhay. Nang dalawang beses na bigo, halos mawala na siya ng loob sumubok muli. Kaya, sa ikatlong beses, palihim pa siyang nagproseso para sa LET nang dahil sa pangamba. Parang walang nangyayari talaga. Walang mangyayaring board exam. Pero, syempre, at the back of my mind, kabang ka ba na ako? Sabi ko na kung wala man ako wala man ako mapagkwentuhan na bukas mag-detake ako ng LET. Pero sa huli, ginamit ni Sir Noel ang takot na ito para maging tuntungan niya sa kanyang pangarap. Na effort sa pagtuturo, binigay ko na kasi nga parang medyo naging nawalan din ako ng pag-asa na papasa pa sa LET. Paano ko pagsasabayin yung pagre-review? Kasi actually, ang pinalalabas ko talaga, wala na akong gana mag-take ng LET. Pero sa totoo lang, gusto ko siya talagang gawin. So, I say to it na every day, meron akong binabasang question. Kahit malalima, araw-araw yon. Sabi ko, hindi pwedeng wala. Kailangan meron 5 sa Prof.Ed, tapos 5 sa Gen.Ed. So, every week, nag-ano ako ng 150 naman na kada Sunday yun. Nag-review ako ng yung kada 1 to 10 na questions every day. So, pagdating na Saturday or Sunday, nagiging 50 na siya. So, ayun, yun yung ginagawa kong style naman ng pagre-review. Kasi, ang hirap talagang pagsabayin yung ano, yung masteran, yung pagtuturo. Ika nga nila, sa hinaba-haba man ng pagre-review, sa PRC oath-taking pa rin ang tuloy. Mag-isa mang hinarap ni Sir Noel ang takot, napakarami naman ng mga sumusuporta sa kanya. Kaya kung may mensahe man siya sa mga kasulukuyang nag-aabang ng resulta ng nakaraang LET exam, nakakakaba talaga yung maghintay. Pero kung alam niyo naman na ginawa niyo lahat ng best niyo at alam ko naman dyan sa CBRC, binigay na ang lahat. Binigay na yung enough courage, binigay na sa inyo yung enough time para mag-review. Ang dapat nyo lang gawin, intayin nyo lang yung mga pangalan nyo na i-print dun sa list of successful examinees. Yung result na yan, gawin nyo lang siyang inspiration, mag-intay ng relax lang kayo, at saka lagi lang din kayo magdasal. Kalimutan nyo na yung mga naging, sasabihin nyo na nagbura ako, hindi ko nasagutan yung ganyan, meron akong hindi napilapan. Kasi sa lahat ng yon, kung talagang gusto kong bigyan ng license ni Lord, ibibigay niya talaga yun. Kung ito na talaga yung tamang time para sa'yo. Sabi nga ni Sir Noel, ang paghihintay sa resulta ng LET exam ay kasing kaba ng paghahanda dito. Kaya sa ngayon, dapat na lamang maniwala na nagawa mo na ang lahat at maghintay na lamang sa biyayang darating sa tamang panahon. Ito po si John Victorio, CBRC News Live, Maestra Serie. Isa na namang kwento ng isang palaban na CBRC Eagle ang ating nakilala. So if your story is as inspiring as Teacher Noel's, comment your story below for us to feature you here on CBRC News Live. We ask so you may know. We feature so you may appreciate. We inform so you may decide. We balance so you may judge. I'm Joyce Renara and this is CBRC News Live Maestra Serie. Good evening.